Hoy TG, sure ka talaga na nag-celebrate ka ng Valentine sa Japan? I-vlog? Bah, grabe ka demanding ang diputa ba? So para sa kalaman ng lahat no, ng mga kadiputa nation natin, nag-celebrate si Thailand girl ng Valentine's niya sa Osaka, Japan ng ina mo. Tama po ang hinala nyo. Single nga si Thailand girl pero sa Japan siya nag-celebrate. Oh, hindi tulad ng iba dyan. Mga jowa nga pero sa kilid ng dagat ang celebrate. Alam nyo na Valentine's sa kilid kayo ng dagat ang celebrate. Ano tingin nyo sa mga sarili nyo? Piranha? Kachip, ah! So ayan, sinundo ko muna yung ate ko kasi napagplanuhan namin na sa Japan kami mag-celebrate ng Valentine's. So ngayon guys, samahan nyo ako dahil ipapakita ko sa inyo at i-real talk ko sa inyo kung ano ba talagang itsura ng Tokyo, Japan. So ayan guys, nag-travel na kami punta ng Tokyo. No? So para sa kalaman na lahat, may mga nagtatanong kasi kung ano daw yung airline na sinakyan namin. So para sa kalaman ninyo guys, nag-by land lang kami papuntang Japan. No? So guys, hindi nyo na talaga kailangan mag-airplane papapunta ng Tokyo, Japan. O nakita nyo yan? Nag-bailan lang kami. Tapos ito yung makita nyo guys. Puro siya pala mga mountain-mountain ang madaanan. Puro mountain madaanan ang papunta ng Tokyo, Japan guys. So ang travel pala guys from Davao City to Tokyo, Japan guys. Siguro mga 2 hours lang din by land. 2 hours lang oh, malapit na kami sa Tokyo, Japan. So dito ko rin na-realize guys, no, na grabe kasi sikat ang Tokyo, Japan, pero 2 hours away lang pala siya sa Davao, guys. Ay, di puta na ito. So ayan guys, dumating na kami no sa Tokyo, Japan, Bukidnon. Di puta, Bukidnon pala. Kasi guys, napakasikat na resort na ito no sa Bukidnon, Davao or Buda na tinatawag nila. Napakasikat nito kasi ito ang tinatawag nila na Japanese inspired resort. Kaya ngayon guys, samahan nyo ako dahil i-real talk natin ang resort na ito. At syempre, para malaman din ninyo kung ilang staff na naman ang maipatanggal natin sa trabaho. Hoy, char lang ha, hindi ako ganyan ha. So pagdating namin doon guys, sinasikaso agad kami ng mga staff no, na kung saan hinatid agad nila kami no, doon sa room na kinuha namin na ang per night is 13,000. Yes, ganun kalaki ang kinuha namin na room. O, sa mga bashers ko dyan ha, huwag na mag-attitude. Kung ang afford ninyo, 150 per hour lang. Ay, Diyos ko. At syempre guys, after namin doon sa kwarto, nag-dinner na din kami ng family ko, no? At dahil nasa Japanese-inspired tayo na resort, oh, nag-order kami ng mga wagyu, mga sushi, mga ramen, na kung saan hindi namin napanindigan, kaya hinahalap ng mga tinaay namin, inilaw, kare-kare. Di po, nakakahiya. So ito pala yung mga pagkain na in-order namin guys. So na kung saan, masarap naman talaga ang niluto nila. Kaya lang hindi talaga sanay ang mga tinai namin. Umi nakita pa kami na kurit-kurit na. Bow! Ma-remember ko ang power ni Naruto. So ngayon guys, simulan na natin ang pag-real talk ng kanilang lugar, no? Actually, kami talaga ang pinakaswerte na pumunta doon, no? Kasi nga, na-experience namin lahat ng weather doon, guys. Una, na-experience talaga namin yung paglubog ng araw, no? Kung saan napansin ko, guys. Umiiba pala talaga ang beauty ng isang lugar, no? Pag ang pinoproduce talaga na light ng araw is yung parang orange-orange, guys. Sa gabi naman, guys, dito naman ako na manol-manol, guys, no? Kasi first time ko talaga sa buhay ko, medyo na-ignorante ako, no? Na posibly pala, no, na may mga lugar pala na hindi mo na kailangan mag-aircon. So, actually, aware naman ako na malamig talaga sa bukid, no? Pero dito, guys, sa Sea Cloud Resort, guys, kakaiba talaga sa gabi, guys. Kasi alam nyo ba, ang degree Celsius nila dito, 17. Oh, hindi nyo naman gets kung anong degree Celsius. Kung sa aircon ba, ang level niya 17. Imagine mo, ganun kalamig. Oh, wala naman ka mo aircon. Paano ko ni-explain sa inyo man? Grabe na adyasan to. Basta guys, sobrang lamig talaga. Kasi dito guys, naga-fogs-fogs siya. As in yung pinapaikutan ka talaga ng fogs. Tapos yung fogs dito guys, naga-produce ng tubig-tubig na kung saan ikaw naman naga-moist-moist ka. Tapos alam nyo guys, yung fogs dito kakaiba kasi sobrang kapal talaga na pinapaikutan kapag mag-video ka. Naga-blur-blur, hindi mo talaga maklaro. Hindi naman ka mukha gets ko ano ibig sabihin ng fogs. Nangaso-aso lang ang puti sa bukid daw. Grabe, may kabuburing ako mga followers. Pero isa talaga sa nagustuhan ko sa resort na ito. Kasi dito banda guys, ang beauty lang talaga nila dito is yung bundok. Ang problema lang dito, pag gabi tapos naga-fogs pa. So wala na sila beauty kasi nga natatabunan yung bundok. Pero itong resort na ito guys, ang ganda yan talaga guys, gabi man or umaga. Kasi sa umaga guys, makita mo talaga yung mountain. Kasi nakaharap sa mountain. Pero sa gabi naman guys, napakadaming lights na kung saan ma-relax ka talaga. At may fogs pa at ang lamig pa as in. So ngayon guys, pag-usapan naman
natin sa umaga. So para sa akin guys ha, kakaiba talaga ang lugar na ito kasi nga paiba-iba talaga yung weather na maranasan mo dito, as in experience talaga guys. Kung dito guys sa gabi naga-fogs-fogs siya, at saka yung fog sa gabi guys, may water-water. Kung gaano pala kaganda ang fog sa gabi, mas maganda pala talaga at literal talaga na fogs ang makita mo sa umaga. As in, sobrang kapal at sobrang dami. Alam nyo guys, first time ko talaga sa buhay ko makita ng fogs na as in, tatabunan talaga kayo ng puti-puti na fogs guys. Pag nandito ka talaga, no, masabi mo talaga na parang sa Japan ka na parang nag-snow-snow talaga. As in, sobrang ganda talaga na experience guys. Especially pag nag-live ka sa city, pagpunta mo doon guys, magmanol-manol ka talaga. Ang ganda talaga ng gising. Yung pag-gising mo guys, na wala ka makita ng mga jeep-jeep, kundi makita mo talaga yung fogs lang talaga at nalalamigan ka. Ang sarap talaga, makarelax talaga sa utak. Hindi tulad sa city na bow! 6 a.m. pala, grabe na ang traffic. Dagdagan pa ng mga jeep na ang binubuga na tabutso nila, bow! Grabe, man talaga itim na usok. Minsan, itatanong mo na lang sarili mo na ano na jeep yun man, may kaingan yun sa loob. Grabe ka itim. Tapos eh, dito sa resort guys, ang lakas ng hangin dito, kaya yung fogs talaga nawawala, tapos bumabalik. Tapos kung minsan makita mo yung isang bukid, tapos maya-maya naman yung isang bukid naman makita mo, tapos maya-maya wala ka na bukid na makita kasi bumalik lahat ng mga fogs. At para sa kaalaman ninyo, habang nagasuffer ang city sa sobrang init, 6 a.m. pa lang dito sa resort na ito guys, ang fogs guys bumabalik, nawawala hanggang 10 a.m. Kaya dito guys, halos sa mga tao dito, mga mahihirap kasi wala ba sila magawa ng trabaho? Sige lang ba sila tulog? Hoy, char lang ha? Sa umaga naman guys, habang naga-fogs-fogs, so ipakita ko sa inyo ha. Ayan guys, ganyan talaga kaganda at ka-relaxing ang place ng Sea Clouds Mountain View Resort dito sa Buda. At kung napansin ninyo guys, wala pang mga tao no? Kasi nga mga ganitong oras guys, sobrang lamig pa dito, natutulog pa yung iba. Yung iba na naga-8-tot pa siguro. So ayan, habang hinihintay ko na mawala yung fogs, oh, nag-breakfast muna kami ng pamilya ko. So ayan, habang kinain ko, ang sabi ko lang, arigato gozaimasu, kogaro! Nag-Japanese! Ha? So ngayon guys, mag-ready na kayo dahil ipakita ko na sa inyo ang tunay na beauty ng Sea Clouds Mountain View Resort. So ayan guys, alam ko na ready kayo, ganyan talaga kaganda ang buhay. Di ba maganda? Maganda ba guys? Para hindi mo kayo nagandahan guys, nangarilibat lagi mga mata nyo. Reporta na ito. Kaya sa lahat ng mga nagtatanong at syempre concerned talaga, no, curious kung gaano ba talaga or totoo ba talaga na maganda itong tinatawag na Sea Cloud Mountain View Resort dito sa Buda, oh guys, ganito ang itsura niya ha. Oh, isigayo na ang mga mata nyo dahil ganito ang itsura niya. Alam ko naman nagamuta-muta niya na kaingit. Oh, ayan. Ganyan talaga ang literal at tunay na itsura ng Sea Clouds Mountain View Resort dito sa Buda. Alam ko naman na sobrang dami ng mga vloggers ang pumunta dito at saka nag-review ng resort na ito. Pero ito lang masabi ko, yung lahat na nakikita nyo, walang edit yan. Lahat na yan, literal na yan ang makita nyo in person. Ganyan na ganyan talaga kaganda ang makita nyo sa resort na ito pag pinuntahan nyo siya talaga personally. At syempre, dahil mabait ako at gusto ko maging credible sa inyo pagdating sa mga review-review na yan, oh, ipakita ko sa inyo lahat ng anggulo na pwede natin makita sa resort na ito kasi hindi naman lahat maka-afford makapunta dito. Kung gusto mo makarating dito, oh, dapat may private ka na sakyan. Ano gusto mo? Mag-jeep ka? Oh, 4 days ka before makarating dito. Isip ba? So, maganda talaga sa resort na ito na na-observe ko ha. Lahat talaga ng kailangan mo pa nag-stay ka dito, nandito na. At saka dito guys, if gusto mo na talaga na mag-day tour ka ha, kasi hindi mo man afford ang mag-overnight, kitang 30,000 man ang room. Ang maganda dito, pag nag-day tour ka, ang dami-daming resort na magkatabi-tabi dito. Kaya for sure, in one day, ang dami-dami mong resort na mapuntahan at makita. Pero para sa akin ha, opinion ko lang ha, hindi talaga kompleto ang magpunta nyo dito pag hindi ito nasubukan. Kasi guys, nag-iisa lang talaga dito sa Buda ang Japanese-inspired na resort na ito. At alam nyo ba guys, ng owner ng Seashell Resort sa Samal, siya din palang owner ng Sea Clouds Resort dito. Oh, BIR, alam nyo na ha, baka hindi nagbabayad ng tax to. Ay, Charla! Ang maganda din sa resort nito, guys, kasi diba kung sa resort ka, may mga specific time ka na pwedeng lumabas kasi baka mainitan ka at syempre mainit sa labas. Pero dito sa resort nito, guys, kahit anong oras pwede kang lumabas kasi napaka-presko sa pakiramdam. Sobrang lamig talaga na parang naka-aircon talaga ang buong resort. Ang maganda pa dito, guys, kasi maganda na talaga itself ang resort. Ang harapan nito, napakaganda pa na mountain na kung saan sa resort nito makikita mo ang sunrise at sunset. At saka dito, guys,
kahit sabihin pa natin na nasa mountain ito, hindi ka ma-board kasi napakadami mong pwedeng tingnan ang busog-busog ng mata mo. At para din sa kalaman ninyo, ang resort na ito guys ay napapalibutan talaga siya literal ng mga pine trees. At ang maganda din sa resort na ito guys, kasi dito mo lang talaga ma-feel yung napakaraming uri ng weather talaga. At kung gusto mo siyang ma-feel guys, pwede ka mag-overnight dito. So dito sa Sea Clouds Resort guys, napakaraming options ang pwede mong i-overnight na so mga dito room. Guys, may mga room sila na good for 2, good for 5, good for 15, or good for 1,000. O kaya mo magdala ng 1,000 dito? Ano tingin mo sarili mo, presidente? Duhangat. At ito naman yung room nila guys, kung gusto mo ng medyo mahal-mahal ka, at syempre ang view mo dito, ang resort itself, at syempre ang mountain. At syempre hindi lang yan ang pinakagusto ko talaga dito guys, kasi kung mag-day tour ka dito, pwedeng-pwede ka talaga mag-stay sa mga cottages nila. Yes, tama ang narinig nyo. Dito sa resort na ito guys, may mga cottage din sila na grabe. Pag dito ka nakastay, sobrang ganda din mismo ng mga view mo, mga pine trees, bukid, resort, at syempre yung mga karating resort mo. At ang pinakabongga dito guys, kasi dito, may sarili silang restaurant na kung saan guys, pag pinag-uusapan talaga ang mga Japanese food, napakasarap talaga ng luto nila, at syempre mababait ang mga cook nila dito. Hindi tulad sa ibang mga resort na pag napaluto ka, tapos late sila ng mga 40 minutes, tapos pag nagpa-update ka ng order mo, aba, sila pagalit. Parang kasalanan mo po na nagpaluto ka ng pagkain. At syempre guys, ang pinakabongga talaga nila dito, ang swimming pool nila na kung saan tinatawag nila ito na infinity pool. Yes, literal talaga. Kasi dito guys, pag nag-swimming ka, makikita mo talaga ang mountain, especially pag nag-sunset or sunrise. Grabe, sobrang ganda talaga na experience. At saka yung swimming pool nila guys, talagang literal na experience. Kasi hindi ka magpunta dito para mag-swimming dahil nainitan ka. Kasi diba, nag-swimming pool tayo pag naiinitan tayo. E dito guys, sobrang lamig talaga, tapos pag swimming pool ka pa. Pero ang idea kasi dito guys, hindi buo ang experience mo na pumunta ka sa resort na ito pag hindi ka naka-swimming. Kasi guys ha, ito sabihin ko sa inyo ha, iba pala talaga yung feeling na naga-fogs-fogs yung paligid mo. As in, literal pag naligo ka, makaka-refresh talaga siya ng utak. Ako nga yung naligo, ako as in nakalimutan ko talaga na may mga hulugan pala ako nabayaran. As in guys, na-freeze kasi ang utak ko. At saka maganda dito, pag may mga rayuma ka, sobrang lamig ng paligid, tapos maligo ka swimming pool nila, ah grabe, mga 2 months lang hindi ka makalakad mo. Just go. Pero para sa akin kasi guys, pumupunta tayo sa mga lugar na ito para sa isang experience. Kaya ako guys, kahit sobrang lamig talaga, inexperience ko talaga kung ano yung feeling. At syempre nagatingin-tingin ako sa mga bundok. At syempre ang hindi ko din makalimutan dito, syempre yung pag-touch ko ng koi, first time ko talaga. At saka sabi nila, mag-touch ka daw ng koi kasi pampaswerte daw ito ha. Yung kaibigan ko na puros koi, balay nila, permi mo siya ginamalas. Depende talaga yan sa'yo. Pero maganda dito guys, hindi mga suplada o hindi mga suplado ang mga trabahante dito. Pag mag-touch ka ng mga koi-koi nila, hinahayaan ka lang nila, tapos maganda pa dito, pinupush ka pa nila i-touch para ma-experience mo. Hindi tulad sa ibang mga resort na pag nag-touch ka ng mga koi nila, mga trabahante nila, kulang na lang. Hilain ka nila kasi bawal daw. Huh? Kala mo naman ang taba-taba ng koi nila ni Wang. Kulang na lang. Itanong mo sa kanila kung koi ba ang inalagaan nila or piranha. Ay, nalang. So ayan guys, dito na magtapos ang vlog ko, no? So dito ako nag-celebrate ng Valentine's Day ko sa Sea Clouds Mountain View Resort dito sa Buda. At gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi sponsor ang vlog na ito. Sinabihan pa ako ng owner na i-sponsor doon nila ang magasto namin dito. Kaya sabi ko, arigato gozaimase. Ibig sabihin nun, no need, money is not an issue in our family. Reporta. Kaya ayan, sa lahat ng mga nagtatanong kung maganda ba talaga ang resort na ito para kay Thailand Girl, at based sa personal review ko, yes, highly recommended ko ang Sea Clouds Mountain View Resort sa Buda. O sabihin nyo, paano makapunta doon Thailand Girl? Diyos ko, i-research nyo. Pinakita ko na gani sa inyo at i-vlog ko. Gusto nyo pati ang location, i-vlog ko pa? Bala, kamuda. Problema nyo na. Bye. So by the way, ngayon mag i-post ang Valentine's vlog ko kasi nga February 15 naman talaga ang Valentine's na mga kapwa ko kabit. Yay! More relationships to destroy! Okay, bye. Hello everyone! So ayan guys, maraming mga influencer ang nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. Philbos, kung sabi nila, naglaro daw sila dito, nagkaroon daw sila ng mga cellphone, ng mga TV, o tingnan natin kung totoo talaga to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. O, subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa, tinatawag nila na ano to? Ayan, mines. Palagay natin dito is, paano man to man? O, 10 pa lang? O,
Oh, di ba? Naging 20? Oh, ngayon guys, gawin, lakihan natin, lakihan natin. Oh, lagay natin 1,000. Kasi marami tayong pera, abi. Bet natin 1,000. Oh. Oh. Kailangan guys, wala kami pindot na bomba, ha? Pag napindot, tapyungon, taka, oh. Oh, pang iPhone 15. Oh, last. Oh, di ba? Naging 1,000. Di po, ga, maling challenge. Oh, ayan. 1,000 pa naman. 1,000. Oh, bet 1,000. Oh, one more. Oh, bakit wala kami napindot na bomba, man? Oh, isa pa. Oh, one more. Oh. Oh, di ba? Cash out. Oh, gawin natin 2,000, be. 2,000 natin, be. Oh, 2,000, oh. Oh, oh, di ba? Isa pa. Oh, isa pa. Isa pa. Puta, kaya na, di ba? Oh, one more, guys. One more. Oh, isa pa. 2,000 yun, ha? Oh, one more. Oh, 1,000 na. Sino talaga una-una lang challenge na ito, man? So, ayan, guys. So, nakita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000. O, ganun lang kadali. Pero, syempre, kasi nga gina-challenge ako at syempre may pera ako ng konti. O, sa lahat na gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang link sa comment section. Pero, guys, again, baka naswertihan na talaga ako kaya wala mga bomba, no? O, kayo, guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. O, careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At, syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera, hindi na pambigas-bigas na laro nyo pa. O ayan, o, maglaro pa ako, ha, kasi iPhone 15 eh.